Puro mga resibo to. So, nagastos ko lahat-lahat ay 3,259 Canadian dollar. Yun yung linis at saka yung mga parts. Wala pa dun ang labor. Kasi nga, yung labor ay ako na ang gumawa. Maintenance, importante. Habang tumatagal ang truck, habang tumataas ang kilometer, habang tumatanda ang mga sasakyan, nagde-depreciate po yan. Hindi yan parang lupa na pag binili mo is tumataas ang presyo. Kakabit ko DPF filter sa labas ko na rito. Ayan, nakapangalan sa akin yung gasket at saka clamps. So ito yung filter. So ito yung filter, inoven niya. Kahapon ko to pinig up, mainit pa kaya hindi ko na ikabit kahapon. So ngayon ko pala ikakabit. Kaya ipakita ko sa inyo paano ikakabit. Filter, gasket na maliit pang ilalim. So dyan nyo muna, lahin ko muna to. So itong gasket na to ay pan dito. Meron siyang yung gasket niya ay naka parang nakapa-slant. So hindi pwedeng magkabaliktad. Hindi pwedeng pabaliktad. So hindi pwedeng magkabaliktad gasket. So yan oh. Pa-slant siya. Yung isa dito sa ibabaw at yung isa ay dito sa ilalim. Pataob din. Yan. Yan ang gasket.
So, ito yung gasket na ilalim, clamp. Saan ko na to? So, itong gasket ganun din, may pie slant din. So, meron siyang 3M. So, ididikit siya doon. So, yun, pakita ko sa inyo. So, ito yung filter. So, medyo mabigat. Yan, paganyan yan. So, ito may 3M. So, kaya kailangan ito malinis. Ito tayo ng basahan. Nalinis ko na to na pag ito parang sinand itong labi para kumapit to itong 3M na to na gasket. So meron siyang adhesive. So yan, kapit siya. So wala siyang kawala. Diba? Ganun lang. Then, lagay na natin yung takip. Yung clamp. Dito, oh. Maliit sa ilalim. Yung malaki dito sa taas. So kunin ko lang yung takip. So, ito yung takip niya. Yan. Kailangan tama yung pupunong gasket. Kasi pag sala yung pupunong gasket, hindi aabot. Hindi mag-aabot yung dalawang dulo. Ganyan lang muna. Kasi yung ilalim. Kasi itong ilalim ay itatama din natin. Hindi pwedeng taas lang. Sa loob kung tama yung okay
tama lahat. Pitan ko na. Antaisis. So yan, naikabit ko na lahat at bili na lang ako ng tie wrap. Lagyan ko na lang mga tie wrap to. Yan.
So yan, napakadumi. Napakadumi. Madumi oh. Bakyunin ko. Palette filter, water separator filter. Ah, malinis. Ang dumi. So yan, nagde-drain naman ako ng aking differential oil. So na-drain ko na tong isa. So ito na lang kabila. Dine-drain ko. So yan. Ang purpose nito, ayan. Ganyan no. Yung drain plug niya, nagdikit na yung mga metal-metal na nag-grind sa loob. So yan, yan yung mga drain plug niya kasi may magnet. Kaya yan no. Daming mga metal. So kailangan yung mga nalulubricate kailangan ipalitan. Kaya ito differential din. Sunod naman na gagawin ko is yung transmission. So hindi ko alam kung ako na lang gagawa nun or ipapagawa ko. So I don't know. Kasi isasabay ko na siya sa palit ng clutch. Next year siguro. So yun, linisin ko muna ito dahil salin ako na mamaya. So yun, grabe yung itim yung mga grinding niya, grinding compound. So ayan, sinasalin ako na rin ng gear oil 75W90 na gear oil. Ganda, lino. So we'll maintain tayo ngayon ng ating truck. So isang timba ang isang differential. So dalawa, so dalawang timba. So sasalin ko na muna lahat. Matagal-tagal to. So yan, nakatapos na ako magawa na itong truck. Almost more than 1 week akong naka-off. So yun, at kasi nag-ano nga rin ako nung aming isang business, yung mga RV namin. So dineliver and pick up. Kaya sinabay ko na rin yung pag-maintenance nitong truck. So nagawa ko naman na lahat. Na-road test ko na rin siya kagabi.
So okay naman, wala naman naging problema kasi kaya ko siya ni road test para hindi na magka problema sa daan kung meron mang ano nag-leak. Tsaka inano ko mag-circulate yung coolant. Kaya nag-road test ako kagabi. So gabi na ako natapos around 11 kasi nga marami rin ako mga ginagawa nila lakad. Tapos pinikap pa namin yung RV from Lilac, then balik, then to. After ilang days, ngayon lang ako bibiyahe. So biyahe ko ngayon is Regina lang. So yun, malalaman ko rin ngayon kung ano ang takbo ng truck kapag may hila. Kasi kagabi, wala naman akong hila kagabi. So okay naman, medyo nawala na yung mga kalampag kasi pinalitan ko rin ng mga stabilizer bushing. So yun, at iba na rin siyang humatak ngayon. So ang gagawin ko, re-reset ko lang yung mga odometer para mag-read ulit siya ng panibago kung para malaman ko kung ano yung maging konsumo ko ng fuel ngayong biyahe ko. So yun, ngayon is Tuesday, tanggal na natin to. So may ilang days pa ako bago mag-cut off. So siguro mga dalawang biyahe lang ako ngayon, mga 3,000 miles lang ako ngayon, medyo okay na rin. So wala, isang linggo kong mahigit natin eh. So ganun talaga, kailangan paglaanan ng oras, kailangan i-maintain yung ating unit. So yun, at tapos na rin mag pre-trip kasi na-inspection ko na rin lahat kahapon, then nag-tire check na lang ako ngayon, and yun, punta na ako sa yard, pipick up ako ng dalawang trailer ang hila ko ngayon, papunta ako ng Regina. So yun mga kabiyero, no, narito ko ngayon sa Brandon, lampas ng city ng Brandon sa may timbangan. So 3 hours na ako tumatakbo, almost 3 hours kasi galing pa ako staying back. So nag double check lang ako ng mga ginawa ko. So yan, wala naman nagli-leak, so lahat okay. So pinalitan ko nga pala yan ng stabilizer bushing, so hindi ko na rin napakita sa inyo yan. Bago filter, walang leak. Walang leak ng coolant, walang leak ng exhaust. Yung coolant, okay yung level. Ngayon, okay naman lahat yung ginawa. So, parang break na rin kasi ito nga, dalawa yung hila ko. Dalawang 53. So, yan. So, pupunta ako ng Regina. So, may isang LCV rin sa likod. So, dinouble check ko lang lahat para ma-sure ko kung may nagli-leak or what. So yun, at dire-diretso na ako. So yun. Ng kalsada dito, aray. So nandito na ako sa Regina, sa aking deliveran, lapit na 630 meters. So yan, kung mapapansin nyo, maraming bag ang aking windshield.
So hindi ako nag-washer fluid na gumamit pag ganitong oras, gabi. Kasi talaga namang napakarami ng bugs. So pag winiper nyo yan, lalo lang magmamantya. So maganda nyan, tumigil ka sa truck stop, kuskusin mo ng squeegee, meron silang mga panlinis doon para lang mabawasan. Pero pagka tumakbo ulit ng mga gantong oras, talagang marami talagang bug. Kasi nga, summer na. Okay naman, nakarating ako rito sa Regina nang walang naging problema sa mga ginawa. Walang leak. Magandang humatak. Everything is good. Dalawa pang hila. Okay naman. Good morning at nandito lang ako sa aking delivery sa Regina. So yun, gagigising ko lang. So check up ako ng aking engine bay bago ako mag-duck para makita ko, kasi tumakbo ako ng nasa more than 600 kilometers, so makita ko anong naging, although chinek ko naman siya every 2 hours on the trip, so kailangan pa rin checkin. Check natin. Yun, okay naman lahat ng mga ikinabit ko dito sa kabilang side na to. Walang naging problema. So, ang importante yung dito sa kabila. Medyo na ko na nagkahit-kahit dyan siya. So, magdagdag lang ako ng kulat kasi nag-share ko ulit siya ng mga dito na kuhan yung kulat sa loob niyan. Simula nung tumakbo. So, tagdagan ko muna ng kulat bago ko panda rin. So, although nasa minimum pa siya, wala naman siyang problema, pero tagdagan ko pa rin hanggang foot max para malaman natin kung bumabawas. So, yun. Wala naman, tsaka wala naman tagas dito. Wala naman leak, walang sign sa floor na nag-leak. So ayan mga kabiyero, no, naka-ni-atras ko na yung isa kong trailer sa dito sa delivery ko. So gusto ko lang magbigay ng update. Yun nga, nagawa ko na lahat. Napalinis ko na yung EGR cooler, DPF filter, nilinis. Then yun nga, palit ng coolant, palit ng thermostat, palit ng stabilizer bushing, palit ng ano pa ba pinalitan ko? Yung mga clamps tsaka gasket. At saka ng ano, ng tawag dito, coolant. So, ayun. Ang nagastos ko sa mga sa materials, lahat-lahat ay almost 2,000. Then yung palinis, bukod pa yung palinis ng DPF filter at saka ng EGR cooler, kasi hindi yun basta-basta linis lang ang gagawin. Kasi yun ay ginagamitan ng chemical. Eh dito kasi sa Canada bawal mag-ano sa mga backyard ng mga ganyan, mga magtatapong ano, mga chemical. So mga pagka mga residential na mga bahay, baka magreklamo yung mga kapitbahay. So meron dito talagang mga naglilinis, mga shop. Although yung pag may mekaniko, yung mga pagka mag-change oil ka lang sa bahay, mahigpit sila pagka nakakita na ng kapitbahay mo na may mga dripping oil ka sa driveway mo or what, kasi nasisip-sip nung lupa. So yun, at yun nga, ito, dami kong resibo, puro mga resibo to. So nagastos ko lahat-lahat ay $3,259 Canadian dollar. Yun yung linis at saka yung mga parts. Wala pa dun ang labor, kasi nga yung labor ay ako na ang gumawa. So ginawa ko na siya para makamenos ako sa labor. So kung ipagagawa ko siya sa shop,
medyo aabotin siguro ng mga 7,000 siguro or 8,000. So kasi ang per hour ng shop dito, pinakamababa na yung $90 per hour. And then kapag sa Volvo naman, nasa 185 or 195 yata, I think, ang per hour sa mga dealership. So malaki ang magagastos kasi dito naman yung gawa, hindi naman siya yung bultuhan na gagawin. Kung ano yung part na gagawin, bukod dun kung ilang oras yung gagawin, yun ang rate niya. So ilan yung mga ginawa ko, thermostat, palit ng thermostat, palit ng coolant, tanggal ng EGR cooler, tanggal ng DPF filter, nilinis din, and then yung stabilizer bushing, at saka yung mga bearing ng pulley. Hindi nila nire-repack yung mga pulley. Ako ang ginawa ko lang is nire-grease ko lang yung mga pulley para makaminos ako, kasi yun nga, yung kada bearing nun, hindi ka makakabili ng idler pulley lang, kasi binibili yun buo assembly kasama yung base. So nasa 200 something mahigit. So yun, na-minus ko rin yun. And ano pa ba? Yung ibang cleaning ng ano, yung mga piping, yung mga extension pipe ng mga galing sa throttle papunta ng turbo, and then yung linis ng turbo, at yun. So malaki ang na-minus ko sa mga ginawa ko sa truck. So although hindi naman ako nagkuha na kaya kong gawin lahat, so mabigat lang talaga ang trabaho pagka ganito mga heavy duty, kasi malalaki yung mga parts, mabibigat. So yun, at medyo may alam naman ako sa paggawa, kasi doon naman sa Pilipinas naman kasi meron din na kami nung ano, meron kaming jeep noon na pamasada. So yun, kami rin ang gumagawa nung father ko. So kami rin nagagawa noon, nagbaba kami ng differential, gagawa kami ng mga preno or something na nung ginagawa namin sa jeep namin para makaminos nga kami sa mga gawa noon. So kaya sanay ako na maggawa ng mga ganito. So although nag-aral din naman ako ng ano, sa pagme-mechanic, so diesel mechanic sa Pilipinas. So yun, at yun nga, pagka ikaw ay owner operator sa sarili mong truck, at habang ikaw ay naguhulog ng truck or anumang sasakyan niya na panghanap buhay, hindi mo masasabi na kumikita ka ng ganung kalaki. Kasi yun nga, nagpapagawa ka ng truck, maintenance importante. Kasi kung pinabayaan mo naman ng unit, ikaw din naman ang magkakaproblema, kasi hindi kikita yung truck mo, hindi kikita yung sasakyan mo, kasi nakatenga, nasa shop ginagawa. So hindi consistent or hindi pare-pareho ang kita sa ganitong business, itong transport, no? So although naguhulog pa ako nitong truck, 9 months to go na lang, almost 8 months kasi magkakaltas na itong coming ng months. So kumikita naman siya ng okay, sapat, pang araw-araw or what. Kasi ang advantage lang naman kasi pagka owner operator ka sa sarili mong truck, after mo mabayaran, ayun nga, hindi ka na, kumbaga ano, kasi kanya-kanya naman ng ano eh, kanya-kanya naman ng gusto sa buhay. Ako, kaya ako nag-owner operator, kasi pagkadating ng panahon na, ito ha, mabayaran ko na itong truck, hindi na ako para humapit ng humapit sa biyahe or magbabad sa biyahe. Hi! Morning! How are you doing? Good, how about you? Great! After this, where are you going? No, nothing yet. Okay. No plan. Why? Because we're waiting for a Penner trailer to load something on the other side. So I was wondering if it was you. I don't know. I'm just gonna ask my dispatch. Yeah. Could you please? It's a full trailer, and it's going to. Did someone talk to Penner already, or? Yeah. Westlock. Alberta. Westlock? Yeah. We're just waiting for the trailer and just thought it was you. But don't worry about it. Maybe it was I'm just gonna ask us the other guy. They just hook up the empty trailer. They went to pick up load Best Buy, I don't know. Oh. But he's going to Alberta as well. Maybe he's the one.
No? I don't think so because we need the trailer empty. Maybe yeah, it's empty. A full load. Oh, okay. Maybe so he's coming back. Oh, where's the building? On this side? Here, on the other side. Okay, I'm just gonna call my dispatch. Thank you very I'll much. I'll let you know. Okay, thanks. So, yun nga, at yun, may ano ko sense, may reload, mayroon silang inaantay palang empty trailer dito na lolo din. Yun, at kapag ka nga owner operator ka, yan, alam naman nung iba, yung mga kasama ko, mga lalong-lalo yung mga owner operator, mga co-owner operator ko dyan sa Pilipinas na nag-jeep, yan, namamasada ng jeep, or yan, mga van rental, yan, mga kasama ko dyan. Alam naman nila kung ano, paano ang sistema ng transport. Minsan mahina, minsan malakas. So, wag tayong magbase na meron kasing iba na nabalita na malaki ang kita ng owner operator. So, hindi po ganoon kalaki ang kita ng owner operator kasi ito nga, nagme-maintenance ka ng truck. Habang tumatagal ang truck, habang tumataas ang kilometer, habang tumatanda ang mga sasakyan, nagde-depreciate po yan. Hindi yan parang lupa na pag binili mo is tumataas ang presyo. Nagkakameron ka ng equity or nagkakameron ka ng investment. Ang truck, ang sasakyan, hindi po yan investment. Ang mga sasakyan po natin is to ay liabilities. Kumbaga sa kanin, pleasure. Pleasure lang natin to kasi paano natin masasabing investment ang truck? Paano natin may investment ang sasakyan? Kung laging nasisira pagtanda. Although kahit na may maintain mo naman yung mga kailangan gawin sa sasakyan mo or sa truck mo or kung ano man sasakyan yan, meron at merong piyesang masisira. Kung yung tao nga, tayong tao nga, nagkakasakit, di ba? Kahit na good exercise ka, may good exercise ka, may proper diet ka, may merong kang tamang ginagawa sa sarili mo or malinis ka sa katawan, tayong tao nagkakasakit din. What if pa itong sasakyan or itong truck na hindi naman nakakapagsabi kung anong nararamdaman nila sa atin na tayong gumagamit, di ba? Tayong tao, nararamdaman natin, nasasabi natin kung ano yung nararamdaman. Paano itong mga sasakyan natin? Hindi natin alam kung kailan bibigay ang mga pyesa. So, tayo mismo ang gumagamit ang mag-a-adjust or aalamin natin kung paano natin ipa-proper maintenance ang mga sasakyan or itong truck. So, yun. Kaya ang ginawa ko, wala pa naman akong nararamdaman dito sa truck na problema. Although, yun nga. Hindi naman sa wala akong nararamdaman, napapansin ko lang is yung hatak niya medyo iba. And then kasi nga 965,000 kilometers na. And then yun nga yung water temperature ko is laging up down. So ngayon hindi na siya ganoon faulty na temperature. So normal na. So tataas lang siya pagka yung medyo ahon. Then pagka yung patag naman is yun, normal temperature lang. So magandang ginagawa sa ating mga sasakyan is yun nga yung proper maintenance ng sasakyan. Kung tayong tao, kailangan din natin ng proper diet, proper exercise. Ganun din tong mga truck natin, mga sasakyan natin. Hindi yan ginagamit para gamitin lang. Hindi yan natin binili para gamitin mo lang kung saan pagpunta, kung saan gamitin mo sa trabaho or what, and then after nun wala na, pababaya mo na. Hindi, kailangan alagaan mo rin at proper maintenance nga. So yun, yun na update ko, yun nga ang nagastos ko, parts and linis lang ng ginawa dito sa truck ko ay nasa 3,200 something. So, ano lang yun? Parts lang yun, ha? Parts at saka linis. Wala doon ang labor kasi ako na nga ang gumawa. So, yun. Kasi kaya ako naman din pinangahas na gawin kasi summer. Kung winter, hindi ako makakagawa kasi unang-una, walang garage na heated na pwede ko iparada itong truck para gawin. So,
mas maganda na yung ganitong panahon. Medyo, hindi naman siya ganun kainit, but yun nga, sinabay ko rin sa off ko kasi nga meron pa ako isang business na ini-start, yun nga, yung RV rental. So paki-follow na lang yung page, then dito sa mga taga-Winnipeg, kung gusto niyo mag try mag-camp nang wala na kayo pa problema magbuo ng tent or what, meron kami dyan, follow nyo yung page. So yun, at maraming salamat, at kailangan ko lang tumawag din sa dispatch ko, at dalawang trailer to papunload ko, and then nagsabi sa akin yung opisina na meron daw load dito papunta ng Alberta, so sayang din naman, so baka ibigay sa atin. So yun, maraming salamat, at magkita-kita muli tayo sa biyahe, and maraming sa lahat sa walang sawang pagpapanood ng ating ginagawang video vlog. So sana may na-share ako. So hindi naman ako gumagawa ng video para lang din, hindi naman ako kumikita doon sa video ko, nagsishare lang din naman ako. Yun nga, kasi yung pag-owner operator hindi din basta-basta. So yun, maraming salamat, shout out sa lahat ng mga truck driver dito sa Canada at sa US, and yun, mag-ingat po lagi, and proper maintenance ng ating mga sasakyan para tumagal. So, okay.